Talaga because you're there. Stress ka ba? Ayaw namin yan. Happy ka ba? Feel namin yan. Bago, di ba? Magbago kayo magpapanood, di ba, sa opening namin. Ayan, at syempre, here we are again para sa ating Monday episode ng Chika Mo Vlog. Kagkabog! Kabog-kabog! Tita Tals, Peter Ledesma, nagpupugay po sa inyong lahat. And of course, my BFF, Madam Pete, how are you? Hello, you junior, mga kaibigan, your sweetheart on the air. Yes, okay. And of course, ayan, siyempre, alam mo naman, na mi-miss nila yung ano natin, yung taping natin without, siyempre, hindi kasama si Mr. Astig, no? Mm-hmm. Pag yung Monday episode at yung Wednesday, yung kabugayan ng ano yata, tapatan, mapapanood nyo sa Wednesday si Papa Umang sa mga nakakamiss sa kanya kasi yun yung tapatang May Mendoza at Nadina. Papalabas na po namin yan this Wednesday. Pero in the meantime, itong Monday episode po na sobra-sobra pong ang dami namin pasabog sa inyo. Anong pasabog natin, my BFF, madam? Ay, nang pag-usapan natin ang limang ilusyonadang artista. Ay, sino naman mga limang ilusyonada na yan? Pakibigay mo. Unang-una. Yung pinakahuli. Number one. Hindi, pinaka-number five. Ah, number five. Sa number five muna si tayo. Si Eritz Gonzalez. Wow, si Eritz Gonzalez na talagang, bakit ano yan? No? Naloka daw yung mga kasama sa isang, yung pinipiyan mo yata. Parang ang ano, no, si Eritz Gonzalez, ano siya, jowa, ano, may ano siya, parang malapit siya sa mga mayayaman. Yung jowa siya na mayayaman. Of course, the name alone, Eritz Gonzalez. Yeah, okay, it connotes opulence. Kaya kung gusto niyo po magkaroon ng screen name, mag-ano kayo, Rich, si Rich Asol, bakit? Pero marami maganda na rin si Rich Asol, di ba? Mayaman ang buwan niya, ha? Di ba? Producer ng Boracho Films. Oo. Yung mama sa pano, ni Attorney Ferdinand Topacio, na hindi na tayo nakakalala. Wala kasi, di ba, nag-ano naman sila, nag-presscon sila nung isang araw. Si ano, si, sabi ko, Benny Andaya, sino ba yun? Ba't hindi na kayo nang i-invite? Ako si Benny Andaya bang humahawak ngayon? Hindi, si ano daw, yung babaeng pang. Oh, si ano, ganda. Yung babaeng walang ganda. So, hindi na siya maganda ngayon, ha? Diyos ko! Ang pangit-pangit niya. Ulang na siya sa ganda. Napaka-impacta niya. Bakit ka ganun? Samantalang ang pangit ang ugali mo. Dati hindi ka naman dyan eh. Kami dyan ang una. Nauna naman kami dyan. I-invite ka namin. Pero ngayon na ikaw na nakaupo dyan, now that you're actually in a position, nagmamadira ka, ang pangit mo. Ay, nakakainis naman po yan. Diyos, kaya ang feeling mo maganda ka. Hindi ka maganda, no? Pangit-pangit. Agree. Pangit ang ugali mo. Kinadadala na ang mukha mo. Hindi na siya sexy, ha? Paano lamon na ng lamon? Dapat, she keeps on eating like a pig. Kaya, Diyos ko, mga parang favorite niya kasi mga vloggers, mga feeling niya, yung mga itong mga sikat ang invitay ko kasi mga starlet sila, Tito Peter, Tito Peter. So, fucking what? Ate. Diyos ko. Oh, alam kayo ito ni BFF attorney. Pinapabayaan naman niya. Alam naman niya. Ganun. So, dapat pala magtampo tayo, no? Alam naman attorney, niya. No? He knows what's happening. Naku, paging. Attorney Ferdinand Topacio. Kaya lang, siyempre, pinapabayaan niya kasi this woman is the queen of them all. The queen? Mini mas queen pa kay Claudine Barreto and Rich Asul? Wala na si Rich, si Claudine Barreto. She belongs to the past. She is now the reigning queen. The reigning queen. So talagang siya talaga yung ano. Siya ang nag-decide. Listahan talagang ibibigay niya kay attorney. Uy, si ano po, ang binanin siya po yung editor dati ng X-Files. So baka hindi niya siya kilala. Oh, ano? So number 5. So number 1 si Eritz Gonzalez kasi the richest celebrities. Sinabi daw, female celebrities. I don't want to play the role of a contravida. It's not me. Love thy woman. I am a leading lady and I will always be a leading lady and being a contravida is not for me. Siguro ano no, parang ano niya 'yon, no? Parang yun ang kanyang way na para kapag nagkontrabida kasi, baka maano sa kanya. Mailita sa kanya yung mga rich guy na maliligaw sa kanya. Dapat you should project proper, humility. You should project yung stilo niya, diba? Goodness. You should forget everything positive. Okay. At saka, naman, in fairness to Eritz Gonzalez, maganda naman talaga siya. Flawless. Yeah, she's pwede beautiful. Pakasalan sa lahat ng simbahan, pero lang kay Enchong D. Kasi mag-amiga lang po talaga sila ni Enchong.
Oo, siyempre ginagamit kayo, di ba, para mag-subscribe kayo sa team nila, pandem nila, di ba, na mapapalo na sa 100, ano na ba? Ako, more than 150,000 subscribers na ba? Nagtagumpay sila, ha? Nagtagumpay sila sa pagla-love-love nila. Alam mo, in all fairness, with, ano, no, Ding Dong Tuloy, Enchong D, talagang mabait din naman tong si Enchong. Oo, wala namang kasama sa kanya. Oo naman. Sumunod daw si Alice Dixon. Alice Dixon, I can feel it! Yeah, of course. Even before daw, ina-admit niya, during the 90s, naging ilusyonada daw siya kasi sumikat siya. Si Alice Dixon ba pag ano kaya, pa ano 50 times mo, I can feel it! Baka ano kaya, hindi kaya mang ano na yung mga ano niya, batok niya, tapos mapagod na siya, mahingal na siya. Kasi pag yung kabataan niya, di ba, I can feel it! Diba? Sexy pa siya, napakapayat pa niya. Itong take 10 yun eh, talagang dire-diretso, di ba? Tapos ngayon daw, bago na daw ang mundo, nagbabago na raw siya. Pero sabi naman ng iba, nagbabago ka na ba? Hindi pa, ganun ka pa rin. Ilusyonada ka pa rin. Madonna pa rin. Siya, diba, Madonna ka pa rin. Yung ano nila, tiniserye nila ni ano, ni Julia Barreto, tapos si Joshua Garcia, di ba nagmamaldita siya doon? Because, hindi ka nagbabago, you are still the same. At saka ano ha, mabuti tinapos mo na yung sa Robinson. Kasi talagang binitin. Binitin mo, diba? Wala naman kasi nakaparoon sa'yo doon sa The Proof Team na yun. Si ano lang yata, yung mga matatalino lang yata nakapanood doon. Bilang lang po. So, top 3. Bakit mayaman siya? Gaano siya kayaman? Meron silang resort sa Boracay. Sino? Si Alice Dixon. Mayaman ang pangasawa niya. Oo, tapos diba may resort, she is married to a very opulent guy. May resort, diba, sa Boracay. Tapos, alam mo na, marami siyang investments. Ang laki ng savings siya, hindi lang dito sa bansa natin, kundi meron siyang dollar account. Pangatlo daw si Cian Lim. Cian Lim. Nag-trauma daw yung si Governor sa Bicol. Why? Kasi raw maraming cheche-boreche, maraming kaartehan. Hindi raw talaga madaling i-deal. Hindi madaling hawakan, hindi primadonna daw talaga number one. So, maldito si Cian. Superstar daw sa pagkamaarte. Ba't gano'n naman si Cian? Dapat baguhin mo yung attitude mo, nagka-lockdown na, nag-COVID-19. Dito naman sa atin, yung kamukha daw ni Kim Chung babae, inisnab! Ha? Ayoko nga, totoo yun. Grabe talaga. Sana yun, nakasama niya sa TV commercial. Sinabi niya ganyan na ito daw kamukha daw ni Kim Chung. Excuse me. Nag-host siya noon. He was actually hosting. Hindi niya tinignan, inisnab talaga niya. Binedman niya. Parang look-alike of Kim Chung. Wala. Bedman. She doesn't exist. Really? Sabi siguro niya pagdalit, really? Si Kim Jun, hindi naman masyado maganda noon. She was actually starting. Diba nga, nung sa Cebu pa nagsasakay doon sa jeep, hindi naman siya mukhang artista, minado naman siya. Kasi ang ilong niya, hindi naman maganda, sarap. Pinatangos yung ilong niya. So, parang minapansin ako kay Kim Chu, parang nagpalagay ng botox. Parang hindi naman ganun kalakadami yata. Kunti lang. Oo, no? Kasi may mga eksena siya sa Love Thy Woman bago nagwakas ito nung last Friday. Parang may ganun siyang eksena na parang may pangalata mo. Oo, payat na Rupa Gutierrez na may botox, ganun. Nalata mo ba yun? May ganun na? Hindi ko na siya tinitin. Nakita ko sa bandang mata na dito banda sa may dito. Sa kanyang, sumunod na naman daw ay si Christine Reyes. Ay naku bro, sobrang pagkamaldi pa na. Ito na talagang grabe pagka-prima doon na ito. Uy, alam mo ba yun? Ma-interrupt kita. Of course. Yan, di ba, doon sa premiere night ng pelikula ng Regal, na support yung friend niya. Tapos, ha, nagpipicture-picture. Ako, pinipili lang yung mga litrato sa kanya. Pag hindi niya feel, iniiwasan niya. Sabi ko, Christine, wow, your daughter is very cute. Very pretty like you. Isnab! Inisnab si Tita Tos, Peter Ledesma. Ayun na nila, like yung babaeng na yan. Di ba, kung sino-sino mga inaaway, tingnan mo, di ba, na karma ka. Wala kang jowa. Wala kang kaibigan sa showbiz. At saka nag-flop yung ano niya, guesting niya kay Jessie Minjola na show. Fit for Life. O tapos? Sumunod naman daw si Maricel. Ano ka? Ano sabi mo kay Christine Reyes? Bakit siya maldita-maldita? Christine Reyes, kahit kailan, di ba na-trauma si Vivian Velez? Na isa rin impacta. Tama. O, di ba na-trauma sa kanya kasi grabe ang pagka-impacta ni Christine Reyes. Maldita. Hindi niya kinaya. So, nag-resign na siya doon sa soap opera nila. Mm-hmm. Isa tubig ba yon? Yes. Lang isa tubig. Alam kaya mo, talagang hindi niya kinaya. Mataray si Vivian Velez.
pero hindi niya kinaya ang pagkabutangera at pagkataray ni Christine Reyes. Oo, parang magkasabulutan na nga yata. Pero mga super tangi to si Christine Reyes daw ginawa. Pero na-mention mo yung langis sa tubig. May kanta, di ba? Tubig at langis. Ano ba yun? Biligin mo. Ano ba yan? Nakakainis, di ko na-memorize yung ano. Kahit na 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 na. Original Vilma Santos. Tubig at langis. Idarang man sa init. Di rin papalit. Pa yun? Di rin. Kahit na na. Chuba chuba chuchu. Chuba chuba chuchu. Pero wala daw tatalo. Ay, si Marcel Soriano. Ay, naman yan. Diyos. Alam mo na yun. Marcel, naka-encounter ko din yan si Marcel. Nung manager niya pa si Sir Deo Indrinal. Sabi ko, Miss Maricel, baka naman pwede kang makachika, ma-interview. Ako? I-interviewin mo? Bakit? Nakataas doon sa ulap. Maricel, nandito ako, wala ko sa ulap. Sabi ganyan. Tapos, diba mentor ko si Matutina, siya yung naging dahilan kung bakit nakapag-radio ako dito sa Manila, sa DCAM, na nagkasama pa tayo sa DCAM 1026 sa mga Yabo. Family, especially Sir Lito Yabot. Sir Lito Yabot ng very good MRS, very sweet. 92.3 MRS, most requested song na number one nung during the time. Yung alam, glorious days, ganyan. Ngayon, nagpunta ako dun sa shooting, sinama ako ni Ate Matutina sa shooting ng John and Marcia, na okay. Last punggol na. Oo, hindi naman episode ang tawag doon, di ba? Last part. Oo. Last part ng movie. Tapos ngayon, kasi kainitan ng chismis sa kanila ni Edo Manzano, nagkahiwalay lang nila. Alam mo, tumatalak doon si Marisa. Bakit nagsasama si Ate Matutina ng reporter dito? Ayoko makapag-usap sa reporter na yan. Tapos nung wala na masyadong karir si Ate Maria, yung premiere night ng Love Thy Woman. Super, super beso ako sa kanya. Super beso din siya. Binaya ako ng tagdaan, ha? Sabi niya, hoy, talaga, thank you. Sana kumita nga talaga tayo dito sa movie na to. Pinaghirapan namin ito. Thank you, ha? Balik-alik pa sa akin si Maricel. At least. Si Dam. Pero kaya pala tinanggal ito sa soap opera nila ni Gerald Anderson kasi daw sinabunutan si ano. Hindi raw nakuha yung dialogue. He wasn't able to get the dialogue right in the right manner. Utal-utal, gano'n. Oo, parang nabulol. Diyos ko din, nagtaray-taray talaga siya. Nagtaray-taray, nagmalbita. At sa yun yung panahon na dinalaw-dalaw siya sa kondo, tapos nakita sila doon sa taping. Kaya tinarayan kasi imbierna siya. Yung actress, mas pinatulan. Mamaya pa yung subject mo, di ba? Oo. Bigay mo yun doon saan natin sa live para ma-shock sila. Ito naman, ha? Yung number one! May number one para, sorry! Hindi mo number ang pinaka-number one, ang pinaka-impact, ang pinaka... Number one! Number one! Number one! Number one! Ayaw kita magkita! Nagbibili ako sa'yo! James Reid at sila din mamuhi kay Papa James, kaya hindi na lang ako magmamuhi. Abroad daw na matured. Nag-show daw sila doon. Ay, ganun talaga sila. Tapos sinabihan daw si James Reid na, Papa, ando doon yung pagkain mo? Would you like to eat? Are you hungry? Wala daw narinig. Parang, who is this? Yun ang producer mo. Diba? Sinasabi na, would you like to eat? Are you actually hungry? Producer diretso mo. Lang daw, pero dinedma mo. Yun ang nagbigay ng dollar sa'yo. Na talented yun. Nakalaki. At yun naman daw si Nadine Lustre na hindi naman maganda. Ay, talaga daw na ang feeling mo daw, you cannot approach Nadine. Correct. Kasi she is a very popular actress. Oo, noon yun. And she doesn't feel like talking to anyone. Hindi mo naman talaga naabot yung tugatog ng sobrang tagong buhay. Hanggang doon lang nasilat yung video nyo. Nasilat kayo. At saka meron sa Facebook na hindi talaga, walang kamatayang upload na kuha sa isang barangay na tinatawag na yung pangalan niya. Wala, nakataas ang kilay ni Nadine. Parang wala siyang nakikitang tao. Parang wala nag-i-exist na tao sa kanya. Ano nangyari sa'yo? Nangyari! Ano nangyari sa'yo? Nalaos ka. Wala kayo project, kaya puro labi-labi na lang kayo. Nagpa-no-sleep ka pa pala, nagpa-no-sleep. Hindi ko na sabi, nagpa-no-sleep ko pa pala. At saka nagpa-joga ka,
Fast lift. Sinamahan ka ba ni Papa James sa pag-nose job at fast lift? Wala namang ginawa kay James. Wala. Ay, hindi na kailangan. Perfect naman. Wala naman si Papa James. Pero si Nadine Luz is my, my crush. Crush. Yung ultimate crush. The ultimate crush. Yung pala si Nadine Luz. Mr. Grower. Yung palang ilong niya. I love James yes. for being, yung palang ilong niya ginawa. At parang for being, super, super, talaga. Yummy. Oo, maganda naman talaga si James. So, kung alam mo, may padating ng araw. For sure, pag bagsak na ang career niya, pipila na yung mga payo sa kanusahan niya. Oo, di ba? Baka maubos ang nota niya, hindi pa naman kalaki. Ayoko pumila kasi wala ang datyo. Sa kanunayan, nangingala kami ng ayuda, di ba? Sabi daw, grower. Naku! Grower. Grower naman talaga. Meron siyang ano sa Century Tuna at saka yung sa ano ba yun, yung isang magazine na Cosmo. Cosmo, excuse guy, me. Super ano, super bulging talaga yung ano niya. Binalot ang mga ano, mga balot, binalot. Wala naman. Ay, Diyos ko dahil. Fairness to wala him. Ay, namatay. Namatay yung ilang. Ayaw ni Papa James. Nagagaling si Papa James. My God. Pinatrayan mo daw siya. Sabi, ayan kasi yung ano, grower. Di mo, ay, di ko nakikita. Ayaw mo pinaniniwalaan yung grower na yan. I don't believe. Alam mo ang sinong grower? Sino? Yung Shota dati nung Dental Diva. Si Dental Diva, ang naging Shota itong lalaki. Itong Aaron Villena. Yun. Itong lalaki ito, pag nakita mo at rest, you are not going to see. Wow. You're going to have the illusion, you're going to have the impression that he is Jutz. Pero my God! Nang maging super active, na maging super big! Sa di ba, mahilig siya magsariling stick-up doon sa, may, sa reality oh, show. Super big. Mayroon siya kapabing mga, yung napkin. Bakit lagi may tabing napkin? Uy, ay, talaga. Napkin tuloy, at tissue. Hindi siya, babae. Hindi siya napkin, tissue po. Sorry for that, ha? Tapos talaga pala, ang siya talaga ang grower kasi pag at-rest, you are not going to see anything talaga. Ang kaso wala mo, talaga. Pinagdudahan din ang gender niya, di ba? Pero alam mo ha, masegue ako dun sa jowa-jowa niya si Kakay Bautista. O maliban dun sa sideline-sideline yan muna ngayon na kanta-kanta siya, ngilang ayuda, mga G-cons, gano'n. Magaling naman kumanta in fairness. Ngayon, ako no, pahinga siya sa mga imot-imot na lalaki sa kanya. Kahit anong tawag, anong mga text, dead ma. Kasi kailangan ayudahan yung pamilya sa Pampanga, no? Nag-grocery siya, hindi ito para sa papa ko, para sa family ko, excuse me. At tatlo na pala ang bahay nila. Yung unang bahay na inupahan, yung unang-unang-una, sabi niya, dito kami tumira, umupo kami dito, pinalayas kami. Tapos, kasi hindi kami nakabayad. Ako talaga na-experience pala niya yung ganyan. Tapos yung ikalawa, parang hindi naman sila pinaalis, pero hindi pa rin sila maligaya. Itong third, pag ganyan palang hindi ka ganun ka-pretty, talaga ma-experience mo pala yung may BFF. Itong third, sabi niya, this is the fulfillment of my dream. Sabi niya, it's not yet finished. But it's actually a beautiful house. Not so big. Why may dream? Unti, mararating kalangitan at bukid. Hindi na tabing ang mukha ko. Unti, kinabukasan ko'y magniling hawak ngayon. Tibay ng damdamin. Bukas naman sa aking pagising, pangarap ko makakamit ko ang pangarap ko bituin. Diba? Alam mo si Dental Diva, ang pinagawa niya? Ano? Hindi ilong, hindi mukha. Ang pinagawa, ngipin. Ngipin. Ngayon pala, dati nakikita mo yung ngipin niya na parang kay Maritoni. Kay Maritoni Fernandez. Niya. Oo. Pero ngayon, ang ganda na ng pagkaayos. Kahit na medyo, pero hindi na katulad noon na talaga. Ganda. Sabi ko magandang pagkaayos ng ngipin niya. Talagang beautiful. Beautiful. And good luck to you kasi mabait ka naman. Mabait ka sa family mo, pagpapalain ka Kakay Bautista. Ito naman, pasalamatan natin ang ating sponsor for the month of August sa ating pa-contest. Na sa darating na September 18, makiklaim na ng ating winners. Nag-message na sila sa ating Chika Mo Vlog Kabog FB page. Ayan, Facebook page po natin, Chika Mo Vlog Kabog. Ang Mega C, efektibo ito sa panangga, ang laban po sa COVID-19. Hindi pa naman tayo nakatitiyak ngayon kung wala na yung COVID na yan, yung virus na yan. So, lagi pong ugaliin uminom ng twice a day ng two capsules a day po yan, twice a day po, two capsules ang inumin ninyo.
nang sa ganun po ay magkaroon ng yung inyong immune system ay lalakas. Kumbaga to boost your immune system. Mega C sodium ascorbate acid, ayan, na in veggie capsule po ito. At talaga ito po ang tinitake ni ng owner, no, ng CEO president po ng Mega C, na si Madam Yvonne Benavides. Pati yung kanyang mga anak, kaya din mo healthy sila. Tingnan mo, nasa 40s na si Madam Yvonne. Pero maganda po. Super ganda pa. Saan mabibili ang Mega C? Sa South Star Drugstore and other leading drugstores nationwide. Ayan. Maraming nag-order. Minsan out of stock. Blockbuster. Okay, Mega C, tunay na panlaban sa coronavirus. Ayan. Yes. Ito na yung mga balita pa natin. Ito na may tungkol kay ano, ha, kay Janelle Salvador. Oo, labing-labing sila bago nagpunta ng bumalik ng Doha, Qatar si Marcos Peterson. May mga kisila sa lobby, dahil nagkisila sa lobby, Kaya din kasi ni Janelle Salvador sa airport si Marcos Peterson. Kaya diba sa Pinoy PX fan, diba? Guwapo. Guwapo na talaga. Super ducks. Na talagang, ano talaga, kinigiliwan ng mga bakula, ng mga silahista, diba? Walang malay si Janelle na gusto ng mga silahistang adahin o tikman si ano, Marcos Peterson. At dahil labi sa labi nga sila, syempre alam mo naman yung signature, isa sa pinakasikat na awitin ni Mystica, diba? Labi sa labi, nadadarang ako. Labi sa labi, ang kinin mo ako. Iyo ako. Labi sa labi, O, diba? Kilala pa si Mystica, diba? Oo, sayang naman si Mystica talaga. Nakaloka. Sayang kanyang career. Ano man ang mga pasabog mo pa dyan bago tayo mag... Mamaya meron pa tayong mga 8 minutes na natitira. Sabi na yung si William Martinez na interview ng mga press. Interview siya, ha? Palagay mo ba? Magkakaroon kayo ng part 2 ni ano? Ay, ito yung ano, yung, di ba, na nandun din tayo, no? Yeah, yung Do you think you are going to have a reunion? Sabi niya, Wala na! Hindi mo ba napanood, William? Yung naklapan niya kay Royce Cabrera doon sa Pac Boys. Hindi na siguro niya pinansin. Hindi niya natinignan. Diyos ko, sabi niya, wala na kami. Talagang, now, would you know na I am living alone? Eh, ako, tanungin mo, kung wala ka si Yayo Aguila, tanungin mo na ako. Please ask me another question. Next question, please. I don't like, you know, I'm ano, tigang, but I don't like na makipag-reconcile because you know naman the face of my ex, ano, hubby, the father of my kids. Look at it, the face of William Martinez. Grabe. Diba before, tapos after, look at his feet. Sabi niya. Oo nga, diba? Dati guwapong-guwapo, tapos ngayon. Ay, pero nung mag-press ko, napun ako na nag-improve yung mukha. At tinatulungan kasi siya ni Albert Martinez. Dati, yung mukha niya talaga, grabe ang pag-depreciate. Pero nung press ko natin, nagbago yung mukha niya. Mm. Tsaka okay na siya. Ang napun na lang daw niya, nang mag-ikot-ikot siya, nakita rin niya si Dina Bonaby. Ba't naging baboy? Ay, naku, nasa anak ni Maray, anak ni Bibi, nag-resume na lang titi niya. Bakit ito naging baboy masyado si Dina Bonaby? Si, samantalang dati daw, ang ganda-ganda. Si Dina lang ba? Si Snooki, pinunabi niya. At tapos si Snooki daw. Sunod daw si Maricel. Sabi daw ni Snooki, uy, William, mag-dinner naman tayo. Mag-coffee, mag-dinner, gano'n. Sabi niya, yung syota mo, kaibigan ko, tapos makikipag-dinner ko sa akin. Governor yung kanyang Bulacan? Jowa. Sabi niya, huwag na, kasi magkakaroon pa ng intrigue yan, mga ganyan-ganyan. Huwag na lang. Eh, tapos si Maricel nakita niya. Maricel, nakita niya, ang baboy na rin daw. Ay, sabi naman ni Maricel, ay, tsura ko ganito nga, ano ko tawang ko, no? Look at your face naman, excuse me. Kung tayo ngayon, mag-ano, ako makaayawan na kita, no? Kasi gusto ko si Papa Albert, I don't like you. Sabi ganyan, Maricel. Alam naman, pero si Maricel, din naman si, ano, William. Malungkot ang buhay niya because kagagawan din niya. Tayo kasi ang may choice sa buhay natin, no? Kanya-kanya tayo ng choices, di ba? Kung ano ba talaga yung magiging kapalaran natin. Maliban sa hawak ng Diyos sa ating destiny, tayo din ang gagawa ng may BFF, madam. Nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Pero sayang, dati napaka-popular niya. Yes, very, very popular. Uy, wala na tayong time. Papagod na tayo. I'd like to say hi to Noong, I love you, Noong. You're so cute, you're so good looking. After 41 years of my life,
you are still there loving Christine, Shane, Christopher, Pete, and of course to my Christopher baby that is going to love you until the end. Itbulaga lang ang face niyo. Talagang isang taon lang agot ng itbulaga sa inyo. Of course. At ako, di ba ang clean song niyo? Love me. Then do not ever leave me. You're the only one. You're not just for fun. You're just for fun. Love me. Love me now. O, tapos ano ang pasalamatan mo? Siyempre, mga channel natin. Siyempre pa ang diary natin, Bagong Sagad. Bagong Sagad. Mr. Jesco. 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 Our publisher. Our publisher na napakabait, compassionate, loving, and kind. Galong beses kayuda sa atin at ang bigas, mahamahalin. Mahalin. Hindi yung mga chipi-chipi. Jim Stravella, maraming salamat. Our entertainment editor. For always being good to Peter, Aden, I. Maraming salamat. Hataw Tabloid number 1 sa balita. Sir Jerry Yap. Hi, Sir Jerry. The paradigm of magnanimity, Jerry Yap. And Mom Gloria Galuna. Yes, very sweet. Loving, loving and very motherly. Very, very sweet. Diba yan si Mom Gloria Galuna. And of course, si Miss Pat na cashier. Oh, siyempre pa, ang Miss Carla Orozco, belated happy birthday. Aming, ang Polokyo. Ang Polokyo Paulite Channel. Ang Polokyo Paulite Channel. Invite mo na sila sa Gartia September 25 sa yung first live streaming. Uyo sa September 25. Friday po yan. First live streaming ko po, 8 to 9. Sa Ampolokyo Paulite Channel. Ampolokyo Paulite Channel, 8 to 9. 8 to 9 p.m. p.m. So regular na yan ha. Of course. Tapos yung Facebook Live mo every Tuesday naman, no? Mm-hmm. Anong oras yung Facebook Live? 6 to 7 naman yun. Okay. 6 to 7. Maraming maraming salamat po sa walang sawa niyong pagtutok sa ating lahat ng ating mga subscribers and viewers. Naku, nakakatataba ng puso yung mga komento nyo sa amin. Magagandang comment nyo sa amin na talagang kami ay makatotohanan po. Kasi ay po talaga namin ang mga invento, mga news, ganyan. At thank you siyempre sa ating PP Entertainment Network team sa panguna ni Chris Daniel. Direk Chris Daniel Ledesma. Ledesma, oo. And of course, si Direk Julina Sungkit Valencia Ledesma. Best wife, best mom, best cook. Ayan, talagang sa lahat ng best, ito ang pinaka-best. Oo, talagang loves namin kasi sobrang mahal niya kami. And of course, ayan, may napaka-cute na apo. Of course. Apogi, apo. Very sweet. Malambing. Talagang nag-chika mo vlog ka buo yun. Atas, thank you. Ayan, ganyan niya ako. Kaya yata ang papahalili sa akin pag dating ng araw, pag tanda ako na, di ba? Of course. Lola na ako, di ba? Ayan, maraming salamat po talaga. And of course, ang aking pretty daughter, Lovely Joy Ledesma. Thank you so much sa iyan, anak, sa pagmamahal mo din sa amin. Once again, this is your Tita Talks, Peter Ledesma. Sana po, nag-enjoy po kayo sa aming episode na ito. Uli, magkita-kita tayo sa nag-iisang tunay na kabugerang entertainment talk show. Woo! At chika mo, Black Kabog! Bye for now. Keep safe and healthy always. Please always wear a no face mask. Hey, patient. Mura na lang to, barato. 19 na lang. Okay, God bless us all. Thank you!